news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Kanal 15 Inyo. Ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Ago. DZAG 97.1 FM. Sabay-sabay nating tunghayan at pakinggan ang programang Hatid ay Kaalaman. Inihahandog sa inyo ng Binsu at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Ito ang Library on Air. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa isa naman pong edisyon ng ating programang Library on Air. Special edition po ng ating programa ngayon pong araw ng Miyerkules, October 27, 2021. Ito po ang inyong lingkod, Charity Jimenez Frianeza mula po sa DZAG, Radyo Pilipinas Agoo. At ang aking magiging partner po ngayong morning sa special edition po natin, walang iba po kundi ang librarian po ng DIMSU North La Union Campus mula po sa Bacnotan, Madam Sheena Pardilia. Good morning, Ma'am Sheena. Kamusta po? Good morning, Ma'am Charity. Good morning po, Ma'am Sharon. Isang mapagpalang umaga po, mga kabasa, at sa lahat ng ating mga taga-pakinig at taga-subaybay. Sa umagang ito, isang episode na naman ng ating ibabahagi tungkol sa PAARL standards. Ito ang pang-apat na topic natin about sa standards at magfo-focus tayo sa facilities. So, ako po si Sheena Pardilia from NLUC Library, ang inyong makakasama together with Ma'am Charity sa isang oras na naman na talakayan. Okay, Ma'am Sheena, baka pwede po nating introduce na po sino po yung ating magiging guest sa umaga pong ito. Sige po. So, babasahin ko lang yung aking mahabang pin-repair for our guest po for today. So, it is a great honor and privilege to introduce our guest for today's episode. Our guest is a licensed librarian. She is a graduate of Bachelor of Science in Social Work on 1987. She finished her master's degree in Library and Information Science in 1999 at the UP School of Library and Information Studies, UP Diliman. She also took up units on Archives Administration and Records Management from 2000 to 2003 at the same institution. She is a lover of research. This is evident by the number of papers she was able to publish and present to various conferences. Her research papers are presented and disseminated in national and international conferences, and some of them are published either as a part of conference proceedings or as journal articles. Furthermore, our guest for today is also a sought-after resource speaker. She served as speaker or resource person in various seminars, training workshops, and conferences for different professional library associations in the Philippines. She also received various awards, citations, and recognitions, such as the 2018 Outstanding Academic and Research Librarian Award, the 2017 Irmgard Lankinau Best Poster Award, 2016 Professional Service Award of the PAARL, and many more. She is also a three-time awardee of the UP Gawad Chancellor Award, 2009, 2015, and 2021. On leadership and involvement with our library profession, she has led two professional
National Library of Philippine Association of Academic and Research of the Philippines. In 2014, she served as the president of PAARL, in which she led the publication of the cataloging policy statements and RDA guidelines for Philippine libraries. The Philippines, with the NCCA, NCLIS, and the National Library of the Philippines as partners. She also served as an officer and an active member of the Philippine Librarians Association Incorporated, an umbrella organization of the professional library. Senior lecturer at the UP School of Library and Information Studies. She has been teaching since 2006 up to the present. She handles graduate courses on information science, library management, collection development, and management of information systems. She also served as a reviewer and lecturer of the School of Library and Information Science, Information Studies Librarians Board Review from 2005 to 2015. Above all this, our guest for today is the current head librarian of the University of the Philippines College of Engineering Library. Overall, she has more than 24 years of solid exposure in managing libraries and information centers. So, without much further ado, and with great pleasure and glee, let us all welcome Professor Sharon Maria Esposo Betan. Welcome po sa aming program, Ma'am Sharon. Hello, Sheena. Hello, Charity. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Agoo at Macnotan La Union. Naimbag nga bigat yung amin, Apo. Okay. So, I'm very... Naimbag nga bigat mo. Thank you for this opportunity and I hope we'll have a fruitful discussion for today. Ayan, live din po tayo, ma'am, sa ating FB page ng DZAG at ng DIMSU. Kaya baka pwede nating batiin din po yung ating mga listeners at ating mga viewers po. Oo, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DIMSU at DC. Ano yung charity? DZAG, Radyo Pilipinas po. Radyo Pilipinas, DZAG. Oo, yung bag na bigat yung amin. Sana dyan sa La Union ay pakonti na ang mga cases natin. At sana po, tune in for this lively discussion for today. Ayan, Ma'am Sheena, sabi nga natin, special edition ito at pang fourth time nating itatampok ang PAARL standards for academic library. So sa mga nakalipas na mga araw po, no, ay iba't ibang areas po ang ating tinalakay. At ngayon, itatalakay po natin dito yung area on facilities. At yan nga po si Ma'am Sharon po ang magbibigay sa atin ng mga mahalagang impormasyon kaugnay po dito. Pero siguro pakibahagi po muna, Ma'am Sharon, ano po ba yung coverage ng physical facilities in an academic library, ma'am? Okay, sige, thank you for that question, Charity. Umpisahan natin. Contextualize lang natin. Pag sinabi natin physical facility in an academic library, tinutukoy natin dito yung, syempre, yung lugar. Saan siya nagsituate? Tsaka saan yung exact location niya? So, whether college library siya, or unit library, or a university library, kailangan, malinaw yan si standard, nakasituate dapat kung saan. Pangalawa, syempre, hindi lang naman yung building, no? Kasama dito, physical building, kasama syempre dito, ano ba yung design ng building? Okay. And syempre, dahil building ang pinag-usapan, kasama din dito kung papaano pinag, yung floor layout or yung space requirements sa loob ng building. Paano mo ba ito hahatiin? Paano mo ba ito ilalatag, ililayout, etc., etc. So, dapat nakapaloob talaga doon yon. Kasama dito, syempre, kung ano yung mga iba't ibang furniture, fixtures, furnishings na gagamitin mo. Dapat nakapaloob din doon. And of course, yung mga equipment na gagamitin sa library. Hindi lang yon. Pag sinabi mong physical facilities, isisinaalang-alang mo, sinasaalang-alang mo, okay? Sinasaalang-alang mo yung reader's comfort. Diba? Yung mga gagamit,
mga mga hindi lang sa library staff, no, kundi syempre more importantly yung mga estudyante mong gagamit, yung mga faculty mong gagamit, yung mga researchers na papasok sa iyong library building. Lahat yun, isa sa alang-alang mo yung comfort and peace nila. And syempre, hindi ka lang set up ng isang physical facility, kundi kailangan tignan mo din yung security nila, yung safety ng mga taong nasa loob ng building, nasa loob ng facility mo. So, you have to take control measures to do that, no? And lalo na ngayon, no, ang dami-dami natin mga lindol, baha, mga man-made and human disasters, no? Kailangan 'yon, sinasaalang-alang mo lahat 'yon at you set conditions and standards para ma-minimize, ma-mitigate or ma-prevent mo yung mga ganung klaseng disasters. And now for the 2022 revised fire standard, we are proposing a new provision under the facilities, no? This is what we call the information technology infrastructure. Sa dati kasi, hindi pa masyadong na-espouse o na-articulate itong section na to. Now, we are giving a special, a dedicated provision para sa IT infrastructure. So, yes, yun yun. Yun yung scope, no? Physical facility standard ng PAAR. Yes, ma'am. Papanahon talagang kailangan nating i-update yung ating information technology, yes, di ba, ma'am? Mm-hmm. Oo, kasi ang dami ng pagbabago. Magmula noong huling PAAR standard, that was 2010, di ba? Yes, ma'am. 12 years after, dami nang nangyari. Especially these last 2 years, no? Na nagbago lahat yung modality of delivery natin ng information, the way we use information, the way... nagbago lahat. At malaking kinalaman dito na intervention yung IT. So, kailangan mag-update din tayo. Yes, ma'am. Ma'am, sa tingin niyo po, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng standard sa isang library, especially sa area ng facilities? Ay, napakahalaga talaga na kailangan meron kang standard sa facilities, no? Una, dito kasi ginaganap yung mga processes, no? Library processes particularly. So, andyan lahat yung ating user services, pati yung ginagawa ng mga librarians ng mga technical services. At dito, papasok ang mga tao, hihiram ng libro, magbabasa. Yung tao, hindi lang yung faculty o estudyante, may mga researchers. Of course, we also accommodate yung ating mga other users, no? Minsan, may pumapasok na outside of our community. Lahat yan, titignan mo. As long as there are processes and there are people within that structure, I think kailangan mo maglatag talaga ng standard para iset mo yung guide, iset mo yung standard para ma-ensure mo ang safety, una, ang safety and comfort ng mga taong gagamit sa facility mo. Yun. Wala naman siguro gustong pumasok sa isang facility na alam nilang parang dinaanan ng earthquake at may bitak-bitak, di ba? Katakot yun, yes, of course. Di ba? Wala naman gustong sigurong papasok ngayon sa library na madilim, maalikabo. Alam mo yun, yung mga old dating mga libraries, no? Siguro sa ngayon, hindi mo na ma-entice ang public or yung mga users mo na pumasok sa library kung wala kang sineset na conditions or standards para sa kanila. Of course, pag set mo ng ganito, palagi mong sinasaalang-alang ang mga library users mo. I think that's the more important one. So, yun. Sabi ko nga,
sa slides ko. Hindi ko kasi kita yung slides ko. So in English, any organization which integrates people and processes such as the library with the purpose of improving the quality of life of the people therein and the productivity of the core activity. Having standards and facilities ensures a safe and comfortable work environment for all library users, especially the librarians. Okay. So, yun yun. Bakit mahalaga? O nga naman, mama, no, Ma'am Sheena, ang hirap nga naman pumasok, yes, sabi nga naman, sa isang facility na, o sa isang building na minsan natatakot ka na. Pag may standard talaga, maluwag sa kalooban din ng mga users at siguro mas ma-entice tayo na gumamit ng library kapag maganda nga naman po, no, yung ating pupuntahan na. Yes, ma'am. Especially yung mga library users po natin ngayon, ano na talaga sila, mapili na sila sa mga pupuntahan nila. Gusto nila yung anywhere, pwede sila mag-picture or yung tsaka maganda yung lighting, ganyan. Diba? Pang IG na nga daw, o pang profile pic. Anyway, kung sa dyan, Charity and Sheena, no? Yung today's learners are really choosy. Oh, mapili, di ba? Para, sabi nga ninyo, kailangan yung look and feel ng library kayo ay Instagrammable. Yes. Dapat bawat corner yan, pwede silang mag-picture taking, mga ganyan. We adjust, we revise, we update para sa ating library users. I think yun yung focus natin sa ease and comfort ng ating mga gagamit sa library. Well, sabi nga din, dinidevelop o ini-improve po yung mga facilities natin at sinasabi nga po na kailangan makasunod sila sa state of the art. Well, Ma'am Sharon, baka pwede po natin ibahagi, ano po ba yung o bakit o paano natin masasabi na ang isang library ay well-maintained and aesthetically designed with the state-of-the-art facilities? Ah, okay. Sige. Nako, itong question na to minsan discriminating. Kasi tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na minsan makipag-usap sa mga librarians na nasa mga regions, nasa provinces, and pentuhan minsan na, ma'am, paano nyo ginawa to? Ma'am, paano ganyan-ganyan? Siyempre, magkwekwento ka kung paano ginawa mo. But ang palaging maririnig ko, nakakalungkot minsan, buti kayo may budget. Buti kayo may budget. Yeah, I guess so. Nakakatulong talaga kung may budget ka para gawin mo yung sa tingin mong maganda para sa library mo. Malaking tulong yon. But of course, hindi naman lahat lang nakarely sa budget, no? Minsan kailangan lumabas yung creativity ng librarian diyan, manghiram, yes, magpa-donate. Alam mo yon, or make use of old but you know, usable furniture or yes, furnishings para ma-improve mo, etc., etc., no? Kaya minsan i-avoid ko na parang nagkwekwento ako kung ano yung state of the art kasi nga feeling ko may pagka-discriminating konti yung ganyan. But later on i-explain ko, kaya tayo may standard. Kaya nagseset ang PAR ng standard for academic libraries kasi pwedeng gamitin ito as their leverage. Leverage to for appropriation of budget from the administration and from management, no? Pwedeng ito yung gagamitin nila pang lobby sa management pero para sa kanilang administration para masuportahan yung library. Anyway, sige, balik ako dun sa tanong ninyo na when can we say that a library is well maintained? Una, kailangan nakaprogram ang maintenance mo. Bigyan ko kayo ng example. Sa Singapore, pagpunta nyo ng Singapore, parang wala kang makikitang building. Di ba ang daming building sa Singapore, no? Puro mga high-rise condominium. Yes. Wala kang makikita na tarnished or luma yung pintura ng Singapore. Bakit? Kasi integrated sa plano nila ng Singapore na dapat for every 5 years ay kailangan magpapintura ka.
So, palaging bago, di ba? Tignan yung buildings nila at kung ano. Wala kang makikitang pangit ng pintura or nagmamantsa or kinakalawang ng pintura. I-translate natin yan sa library. Pwede kasi yung library ay isama niya sa plano niya. Sa, di ba, nag-action plan naman tayo, nag-strategic plan tayo, di ba? Isama natin doon sa plano natin yung maintenance program. Kasi kung naisama mo yan sa plano mo, di ba, naglalagay tayo kung tuwing kailan, ano yung mga kakailanganin natin. So, doon sa kakailanganin natin, ilagay natin yung budget. Kung magkano yung kakailanganin para ma-maintain. And et cetera, et cetera. I think that is the weakness of the Philippine, yung tayo sa Pilipino. No? Minsan ang galing-galing natin gumawa ng plan, ng budget, pero hindi natin isinasama palagi ang budget para i-maintain ang isang building or isang facility. Diba? Para may budget ka dyan ng computer, pero wala kang budget para pag nasira ay maintenance. May pang-repair ka. Wala. Nagtayo ka ng isang building, after 10 years, kupas na yung pintura, pero wala kang budget na inilagay para magpa-repair ka. Or generally, ang library talaga, ang weakness, nakakalimutan palagi natin maglagay ng budget for repair and maintenance. I think that's very important for you to maintain the facility aesthetically and, you know, para maganda palagi para sa ating mga library users. That is very important. To have a budget allocation for repair and maintenance. Para ma-ensure mo yon, kailangan ilagay mo sa plano. Okay. Aesthetically designed, papaano? Siguro kung maswerte tayo kung yung librarian ay may knack for interior design. No? You don't have to hire professional people to do that for us. Pero simple lang naman, gawin mo lang siyang kaaya-aya, inviting, welcoming, hindi nagdi-discriminate yung lugar mo, ay magiging maganda ang library mo. Okay? Ang indicator nito, ang gusto ng mga tao ngayon ay gusto nila yung maluwag. Maluwag. Yung malaki yung iikutan nila. I mean, at least makasama. More spaces for interaction. Oo. Ayaw nila nung masisikip na daanan, tapos dikit-dikit yung upuan. Yes. Baka nako-constrict sila. Pangalawa, sana ma-adapt ng academic libraries yung academic look. Academic look means hindi parang nursery yung yung facility mo. Napapansin ko ngayon, gustong-gusto nilang maglaro ng kulay, no? Sari-sari, may red, orange, violet, blue, green, lahat. Yes. Tingin ko, hindi na academic yung dating. Kundi school. Parang school nursery, yes, library. So, may binabagayan yun. Pwede siguro sa isang school library, but not for academic. Yes, ma'am. So for an academic library, sa akin ha, sana ma-maintain yung academic look. Ano bang ibig sabihin ng academic look? Sa akin, safe na, for example lang ha, plain beige ka or off-white. Kasi yung white, nag-illuminate ito ng parang maluwag yung lugar mo at malinis. Diba? Huwag naman yung white na parang sa ospital. No? Huwag naman yun. Off-white or beige. No? I think, yun yung para sa akin ang isang academic look. Very simple at hindi yung maraming nakasabit-sabit. So, importante na ma-maintain natin yung academic look ng isang facility sa isang ng academic library. Inviting kasi alam nila na pagpasok dapat nila sa library ay alam nilang andun ang mga kailangan nila. No? For example, they want to use Wi-Fi. Dapat may Wi-Fi tayo doon. For example, they want to just siguro have a catnap. Alam mo, ang mga bata ngayon maagang nagigising. At saka maaga yung classes nila. So in between, sometimes they would go to the library and take a catnap. Catnap yung maiksing tulog. So dapat we offer comfortable seats. No? Sana
kung meron, alam nilang may mga comfortable seats na pwede silang mag-catnap. Or better yet, yung mga yaman na libraries, may mga sleeping pads sila. Ay, opo. Diba? Nauuso na rin. Nauuso na rin. Sa Davao, meron may mga ganun na. Maganda, massage chairs. Maganda. Pupunta talaga yung mga users kasi inviting siya. Alam nilang yung kailangan nila at that moment ay mahahanap nila sa library. Kailangan nilang mag-search using an email or iPad. Kung meron yung library, papasok ang mga yan. So, lahat ng effort dapat ng mga librarians ay towards the ease and comfort of users. Plus, you have to make your facility welcoming and inviting. Tandaan po natin, ang library is the third place. Well, of course, sasabihin natin, ang first place natin, yung ating bahay, yung home. Home is the first place. Ang second place, so-called second place, is our workplace. Yung trabaho natin. But for students, the third place is the library. Yes. Okay. Where they could find comfort and ease, plus nakaka-relax at nakakapag-aral pa sila. So, sa ngayon, I think yun yung kailangan i-achieve natin na we have to make the library welcoming and inviting for all the users. Otherwise, diba, hindi na pinupuntahan ang library para sa iba kung madilim, maalikabok, masikip. Nako, hindi nga ata ni Maricel Soriano yun. Ay, hindi na pupuntahan ang library. Well, yes. Hindi na, magiging irrelevant ka na sa academic community. So, yun. Kailangan din natin palaging siguro mag-update. At maganda, very useful ang benchmarking, no? Ang benchmarking, hindi naman kailangan mag-abroad ka para kumingin or mag-benchmark sa ibang libraries, no? Pwede ka rin namang mag-benchmark online. Yes. At marami din naman tayong magagandang libraries dito. Sa Pilipinas. Na, yes, na pagkuparahan natin. Ako, mas natututo ako sa benchmarking. Kasi where I get ideas from, no? Kasi actual nakikita ko, natatanong ko yung library kung paano ang ginawa nila. And then sometimes you just have to customize it according to your need, no? Hindi naman masama ang mangopya ng mga ideas, ng concepts. Then you can translate it later on. Pagbalik mo sa institution mo, i-adapt mo kasi maganda yung idea or yung concept nila. But of course, you just have to adjust or customize it according also to your situation or to your need. Yes. Yan. Kaya kailangan talaga, mahalaga talaga din yung planning and being creative pag ikaw ay isang librarian, di ba po? Oo, malaking bagay yon. So, ang librarian dapat hindi lang nagbabasa ng mga tungkol sa library science din. Kailangan mag-update sila tungkol sa mga library furniture. Marami naman resources na pwedeng puntahan mo. And then, yun nga, mag-benchmark ka. Yes, ma'am. Especially, ma'am, kailangan na din talaga natin na i-retrofit yung ating mga libraries ngayon. We are in the new normal, di ba po, ma'am? Ay, oo. Malaking bagay ang retrofitting ngayon. Una, dati-dati na-design yung mga libraries na wala pang air condition. Right? Mm-hmm. Kasi, hindi pa naman usang aircon nung panahon na kung nabuild yung library mo ng 60s, 70s, hindi pa ganun kaano ang air condition. Noon, hindi pa nagre-require ng maraming electricity kasi wala pang ang air condition at saka hindi pa ganun karami ang computers na ginagamit, ng mga high-powered computers. Ang dami ng equipment na kailangan na noon. Noon, simple lang yung mga kailangan. Kaya, kahit yung wattage ng ating electricity, yung pagkarga sa building, ay hindi na-design na may air condition ito. Hindi ito na-design na maraming gagamit ng computers. Hindi ito na-design na maraming electrical outlet. So sa tingin ko dahil nagbago na, well, halos lahat naka-aircon na, lahat halos nagsasaksak na ng electrical outlet, halos lahat gumagamit na ng computers, other equipment, etc. So kailangan taasan mo din yung capacity ng input ng electricity mo, plus of course yung loading capacity ng building. Kasi hindi siya sanay na
kumarga ng malalaking equipment at hindi siya designed for air conditioned rooms, no. So I think doon pa lang kailangan i-check na yung mga pillars mo, yung mga biga. Kaya ba nang mag-load pa kami ng libro dito at mga heavy equipment? Ang nakakatakot, meron kaming minsan na-interview, not here in Metro Manila, pero dahil masikip na yung library, nagdagdag sila ng another floor. Okay. Hindi nila chinek yung foundation kung kaya ba to mag-accommodate pa ng another floor. I think the building was only designed for two floors. But since they needed an extra space to house the collection and to add additional services like gusto nila magkaroon ng discussion room, etc., nagpadagdag sila ng third floor. Nung chinek, hindi ko alam kung sinong taga-check, siguro yung campus architect nila or city hall, hindi na-approve. Kasi nga, the foundation was not designed to accommodate a three-floor building, kundi two-floor lang. So, pag ganon, kailangan mong mag-retrofit. Kailangan mong i-check yung basic foundation ng building mo, ng facility mo. Yes, ma'am. So, balik po tayo, ma'am, sa PAARL standards. Ma'am, sabi nyo nga, 2010 pa yung last na... revision. Yes, ma'am, na revision. So, ma'am, ano po ba yung mga na-revise or naidagdag mula nung sa 2010 na revision niya? Ngayong sa 2022 po na revision. Sige. I wouldn't say na nag-revise naman talaga kami ng major. Siguro I would say ang tamang term ay nag-update kami at nag-align kami ng mga provisions. No? In-align namin at saka in-update. Hindi major revision, I would say. But particularly, para dun sa site and location and design. Ang major dito na na-integrate namin ay una, doon sa pag-design ng building, kailangan integrated na sa plan mo ang structural IP, infrastructure design. Sa simpleng pananalita, pag halimbawa gusto mong mag-renovate or magtayo ka ng building, kailangan nakasama na yung IT infrastructure. Okay. I'm sure nakakita na kayo ng mga libraries ngayon na nakalabas yung mga wire. Nakasabit-sabit lang. Okay. Because when they build that library, probably wala pang IT plan noon. Pero sa mga modern libraries, ngayon nakikita mo wala kang makikitang mga tray ng mga wire. Okay. Wala ka na nakikita ang mga molding. Kasi naka-integrate na sa plan yon. Nakatago na yan sa loob ng wall. Okay. Or so, underground. No? Yes, or underground. No? Yan na yung mga modern, state-of-the-art na design. Dito sa site and location, parang dinify namin na dapat ang isang academic library ay nakasituate siya sa center of the academic activity. No? Kung nakakita kayo sa mga libraries abroad, yung alam mo yung gitna-ingit ako, yung library building ang palaging nasa gitna ng campus nila. It's the centerpiece. It's the center of attraction. No? Ganon nila pinapahalagahan ang library. Nasa sentro at siya ang pinakamagandang building. So, ang academic libraries kasi ay pwedeng unit library ka na nakapaloob ka sa loob ng college, di ba? Pero dito sa PAARL standard, nire-recommend namin na ang halimbawa university ka, like DIMSU, no? Dapat nandun ka sa center. It should be centrally situated in the campus. Kumusta ba ang library sa DIMSU? Saan nakasituate? Ma'am, dito po sa Baknotan, ongoing yung aming new building construction. Yes, ma'am, new building namin. So ang location po niya, malapit siya, pero hindi siya center, pero malapit siya sa mga academic buildings, ma'am. Okay. You're lucky, Sheena, ha? Kasi yung mga bagong nagko-construct ngayon,
swerte kasi ma-imbibe or ma-input lahat nila, maisasama nila yung mga magagandang plano. Yes. So, check mo ha, meron bang IT infrastructure na kasama na sa plano? Kalimutan nila. Uh-huh. I-check po namin, ma'am. Okay. Ang pangalawang mahalagang tinutukoy dito sa yung site location and design ay yung papel ng librarian. No? Dapat ang librarian ay involved or dapat makonsulta siya sa planning stage pa lang nung library building para makapag-input siya as to the building design, IT infrastructure design, ano ba yung mga appropriate na equipment na kakailanganin to service the collection and to provide the service. Siyempre, kasama ni din dyan yung light, yung mga lighting natin. Ventilation, kailangan integrated, well, fully ventilated ang isang facility. Matanong din ang librarian kasi alam naman niya dapat kung ano yung dapat na temperature at saka humidity ng isang facility. Tapos, kailangan din makonsulta ang librarian pagdating sa stocks at saka kung ilan ba dapat ang seating capacity ng isang library. So I think these are the important provisions in the site and location and design category ng facility standards or standards on facilities. No? Sinasaalang-alang din namin dito sa part na to, yung safety. And dapat secure yung environment ng isang facility. So, hindi ito malaking deviation from the 2010 PARI standard, kundi mas in-emphasize namin, mas in-align namin, at mas in-update namin yung mga provisions ayon doon sa mga condition na ngayon. For, how about first piece requirement, ma'am? Meron po bang mga major revisions? Revisions sa space requirement. Ah, okay. In-emphasize uli namin dito, kagaya dun sa 2010, that the size of the library building shall take into account the size of its total user population. At ang nire-recommend namin na seating capacity nito ay it should be 10% of the total user population. For example, you have 10,000 students. Okay, ilan ang 10% ng China? 1,000, ma'am. 1,000. Yes. So, mayroon kang 1,000 na upuan para sa iyong mga users. Ano lang yun? Oo. Okay. Dati 5% ito, pero in-increase na namin. Kasi, well, mas dumadami na ang mga gagamit yun. Ayan. Foresight yun. Tapos, nire-recommend din namin na dapat ang isang library should have an administrative office, no? For the staff, no? At least a meeting room man lang. Saan tayo nagmi-meeting minsan? Yung ibang library, iniipong-ipong lang yung upuan sa isang reading table, tapos doon na nagmi-meeting. Huwag naman. Let's treat ourselves professionally, no? So sinasabi namin sa standard ay dapat magkaroon ng administrative office, dapat magkaroon ng mga meeting rooms sa staff, merong mga work staff workroom para gawin nila yung mga trabaho nila, and meron dapat lounge or pantry. Okay. Lounge kasi we deserve to rest. We deserve to have a catnap also. We should have a wellness facility for our own selves, for our mental health, no? So, pantry, kasi minsan ang mga librarians, di ba kumakain na dun sa workstation nila? Wala na lang lugar kung saan sila pwedeng magpainit man lang ng baon nila, maghugas ng plato nila, mag-microwave or mag-e-store sa ref man lang yun. I think these are important amenities for the library staff. So we are ensuring that ang mga staff ay meron din silang space. Okay. Yes. And then, isa pa, yung, di ba minsan mahalaga sa atin yung mga storage.
storage hindi lang yung supplies, kundi storage para sa mga inactive files, inactive collections. So saan mo ilalagay yon? Dapat di mo tatapong kaagad yon. Kung mahalaga yan, may historical value, may archival value, please keep them. But you have to have a storage facility to host those collections and supplies. So bahagi din yon sa nire-recommend namin sa standard. And then, ang mahalaga nito ay may foresight ka. Foresight in the sense na, oh, paano kung lalaki pa yung collection namin? Paano kung dadami pa ang users namin? Paano kung gusto namin magkaroon ng other services in the future? Like, gusto namin magkaroon ng makerspace, ng creative studio, or radio station for the library. Gusto namin magkaroon ng learning commons, etc. So, yung foresight na yun, dapat nakapaloob na sa standard natin, may provision tayo for expansion. Future expansion, yes. Yes, for future expansion. So, yun yung nakalagay doon sa standard on facilities, particularly in the part provision for space requirement. Yes. So, how about, ma'am, sa mga furniture and equipment po natin, meron po ba din tayong mga na-add or na-revive? Okay. Ang major ditong in-emphasize namin ay kaakibat doon sa sinasabi natin future expansion and future of the library, no? Kasi dapat kung tayo ay mag-acquire ngayon ng mga library or magpa-customize, we have to make sure that the furniture, for example, library furniture, should be reconfigurable and flexible. Anong ibig kong sabihin? After 2 years kasi gusto mo naman bigyan yung library users mo ng new look, di ba? Nung library mo. Kasi baka magsasawa sila, ganito na lang palagi. So gusto mong to play around with your existing furniture. So kung halimbawa fix na yung bookshelf mo, naka-cemento ng katorinilyo na sa ceiling at saka sa floor, hindi mo na ma-reconfigure yung space. Di ba? So, dapat chairs, reading tables, shelves should all be reconfigurable and customizable and flexible. Para later on, magsawa ka sa itsura ng library mo, ay ma-reconfigure mo. Or, lilipat kayo. Ililipat kayo ng administration nyo ng lugar sa mas magandang building. E paano mo madadala yung mga furniture mo kung fix na doon? So I think we should look yung foresight na ganun, I think na natin. I think that's the major consideration dito sa furniture, no? And then, of course, dapat pagpili natin ng mga furniture ay ergonomic. Ibig sabihin, we adopted the principle on ergonomics, no? Ang ibig sabihin nun kasi, yung gagamit, user or librarian, at saka yung kanyang table, ay dapat align sa kanyang gamit, no? Hindi ka nahihirapan, dapat comfortable ka. Yun ang ibig sabihin ng ergonomic designed furniture. Pagdating naman sa equipment, syempre, no, maraming equipment ang libraries. Andiyan yung mga microform readers, printers, scanners, photocopiers. Ngayon, may mga digitization scanners, yung ating mga recorders, projectors, ganyan. Saan mo i-host? Kailangan meron ka rin lugar noon. But more importantly, kumpleto tayo ng equipment to service the collection. Alam nga naman, meron kang microfilm, pero wala kang microfilm reader. Di ba? Parang noon, may CD-ROM ka, pero wala ka naman parang CD-ROM. So, kailangan meron tayo ng mga ganyang required equipment. At saka, kagaya ng concern natin kanina, they should be well-maintained and managed. Otherwise, hindi tatagal yung mga yan or magdi-deteriorate. Ang problema minsan sa equipment ay madaling ma-outdate, di ba? Like the CD-ROM, nawala. Yung VHF, napalitan ng Betamax pala.
Unang VHS, kundi naging Blu-ray, etc. Ngayon, wala na. Mag-stream ka na lang sa Netflix. Pumunta ka lang sa YouTube. No? Wala na. Dati-dati, CD-ROM, naging DVD-ROM. Ngayon, USB na lang. Minsan nga, hindi na ginagamit ang USB. Isa-send mo na lang sa email or messaging. No? So, yun ang problema minsan sa equipment din. Mataling obsolete. But, pinoprovide namin dito sa standard na ang mga media equipment should be available in a variety of playback situations, including a mixture of pang-individual, pang-small group, at saka pang-large group viewing facilities. Yun yung highlight ng furniture and equipment. But yung equipment naman na computers, nakapaloob ito doon sa internet information technology infrastructure namin. Here, we're talking about equipment for multimedia, for other purposes ng libraries. No? Hiniwalay namin yung ganong usapin. Okay. Later on, i-discuss ko kung ano yung IT infrastructure at ano yung mga nakapaloob naman doon. Yes. So, move naman po tayo sa physical provisions for reading, ma'am. May major revisions po ba dito? Okay, medyo na-discuss ko na sa inyo kanina kung ano yung mga ideal, no, para to make our readers comfortable and at ease, no. Sige, ulitin ko lang, ang lugar dapat ay inviting and welcoming, di ba? Plus, dapat adequately lighted, dapat properly ventilated, acoustically suited for quiet reading, no. Nakalimutan ko palang binanggit sa inyo kanina, pero sa space requirement, kailangan ma-accommodate natin both yung gustong magbasa ng paintim, ng walang nakaka-istorbo. And sometimes ito yung mga graduate students or faculty, no? Ayaw nila nang maingay. Pero mga undergrad, I think we should also provide a space for them for discussion, no? Ito yung, yes. We can tolerate noise, no? Pwedeng i-tolerate natin ang noise. Or ito yung mga learning commons, no? So both dapat ang libraries ngayon makapag-provide ng mga facilities to accommodate these types of learners. Sige. Sa doon pa sa provision of comfort, dapat nagpo-provide daw tayo ng depository areas or tawag dito bank counter, no? Bakit mahalaga na naglalagay tayo ng depository area? Kasi sa experience ko, pag ang mga bata, minsan duffel bag ang gamit ang dala nila. Lalaki. Kasi ang dito yung PE uniform, ang dula yung libro. Ang lalaki ng mga bag nila. At pag naupo sila, kung walang bag counter ha, dala-dala nila yan sa loob ng library. Ipapatong nila sa table o sa katabi nilang upuan. Mm-hmm. And therefore, pag nailagay na yan sa katabing upuan, wala nang uupo. Wala nang makakaupo kasi inoccupy na ng bag ng bata. Or ang pangit tingnan na ang reading table mo ay mga bags ang nakalagay. Diba? Mm-hmm. So, technically, hindi maganda. Kaya, yun ang silbi ng bag counter. Pangalawa is to thwart theft. No? Wala sing patliyo lang paglalagyan. Kung may balak na kumuha ng libro, madali lang. Oo, madali lang ilagay sa loob ng bag. So, ito yung mga kailangan isaalang-alang. And that's why, may question kasi kayo, pero tinanggal ko ata sa taas na, bakit relevant pa ba ang mga bag counters ngayon? I think yes. Yes. Oo. Sa ibang bansa, may tinatawag na silang coin-operated lockers eh. Parang sila na lang ang best na padlock, it's coin, maglalagay silang 1 peso halimbawa for every gamit and then pag alis nila kukunin din. I think ang nakikita ko pang mahalagang silbi ng bag counter, for example, is kung may dala-dala kang mga valuables like cellphone, cameras or large amount of cash or kahit yung ATM mo, dapat ilagay mo sa isang secure bank depository. Kasi otherwise, dalhin mo na lang. Kung kung yung bank depository na yon ay hindi naka-lock or naka-open lang.
So, dalhin mo yung mga valuables mo. But it should be also a location or a place where they could store, where they could place the valuables. Yes. Okay. Dapat may toilet ang isang library. Kasi ang napapansin ko, lalabas pa sila para magumana ng comfort room. Oh, sana, at sana makapag-provide din ang libraries ng drinking water fountains. Kasi syempre, imagine mo yung bata dyan for 3 hours or 4 hours. No? Manunuyuhan yung lalamunan noon. At least meron man lang silang where they could refill kung meron silang bottled containers at may pwede silang inumin. And then, dapat mag-provide din tayo ng mga waste bins. Lalo na sa panahon na to. Nag-tsinga, dapat may lugar ka kung saan ilalagay yung mga tissues. But definitely, we don't encourage eating inside the library. Mm-mm. And then, ang mahalaga pa is the provision for persons with disabilities. Ito dati na sa 2010, nag-rephrase lang kami dito. And we use the apt word for persons with disabilities. Mm-hmm. And then for control and security measures, we recommend the use of a detection system, yung gate. Okay, sana makapag-alat ang management ng ganon. Kasi RFIDs. Di ba man trabaho ng librarian na pumesto sa pintuan para nagtatara-tara ng kung ilan ang pumapasok at lalabas. I don't think that's a professional work at all. So, dapat mag-employ ang isang library, mag-invest na isang detection system or library security gate. No? Dapat ang isang facility din ay may mga provisions for emergency, mga warning devices in case of disasters or alarm systems. Ideally, sana makapag-hire ng sariling security personnel. At ngayon, sa tingin ko, malaking tulong sa library ang pag-install ng CCTV cameras. No? Ito ay para i-promote ang pagiging efficient ng isang library. No? Kasi hindi naman natin trabaho na magbantay. Hindi tayo parang big brother na nakatingin. So, let the equipment, siya ang gagawin for us. Kailangan mo ng ebidensya kung nakatulog ba yung estudyante or may ginawa yung estudyanteng kalokohan sa loob ng library, then use the CCTV camera as evidence. Yes. Ano pa ba? Of course, a library must have a disaster risk reduction management plan. Kailangan ang bawat library may plan at ideally, may manual. May manual kung in case na magkaroon ng disaster, hindi lang para sa tao yon, hindi lang para sa staff or the people there in the library, kundi paano mo rin ito isi-secure ang mga collections mo at mga equipment mo. All the properties within there in your building, dapat malinaw sa DRM manual mo na i-ensure na sila ay safe at in case of a man-made or natural disaster, ano yung mga mitigating measures mo and to make sure that they are safe. Okay. Ano pa ba? Sa panahon ngayon, dahil nagka-pandemya tayo at COVID-19 virus ang kalaban natin, ang sabi nila, dapat sa mga air-conditioned rooms, sa ngayon, sa tingin ko, halos lahat ng libraries ngayon ay air-conditioned. Mm-hmm. Ay merong na dapat air purifier at hindi lang simpleng air purifier kasi ang air purifier hindi niya na-filter yung virus. So, kailangan daw ang air purifier ngayon ay may HEPA filter. So, make sure when you buy, lalo na kinashina na bago ang building, make sure mo, Shina, na merong air purifier HEPA filters. Kasi i-minimize na yung risks against any viral or airborne infection. Mahalaga na yan ngayon. I think this is one provision na in-update talaga namin because of our current situation and yung future situation natin.
Yan, Ma'am Sheena, parang napipicture na natin yung mga susunod na mga library buildings. E, ito na yung kanilang ipapatayo. Di ba? Yes. Susundin namin itong mga standards na ito para maging well-maintained and aesthetically designed yung ating mga future libraries. Oo, BBC pa ako pag uwi ka ng Ilocos, tagadaanan ko yan. Sige po, ma'am. When, ma'am? Kasi may mga plano po ang DIMSO na... Di ba magpapatayo ng mga buildings, especially po magbabago ang mga library buildings. Kaya maganda din po itong naiset na 2022 pa our library standards. Pero Ma'am Sharon, baka pwede po natin ding i-discuss. Ano kaya yung magiging impact pa nito, itong 2022 pa our library standards na to, lalo na po sa mga HEIs? Ah, okay. Sige. Napakahalaga ng isang standard for academic libraries, no? Malaking impact ito para sa HEI or Higher Education Institution. Una, sa tingin ko, ang practical use nito na nabanggit ko sa inyo para sa mga libraries or librarians is they can use this as a leverage, no? They can use this as a leverage to for budget allocation. And pangalawa, it guarantees improvement of services and collection. Kung meron ka nito, meron kang kinikip up na condition. Meron kang hinahabol na dapat ganito kami to support our parent institution. Remember, ang library is an academic support to the mother, your mother institution, no, towards the achievement of the vision and mission of the mother institution, no. Hindi naman tayo nabubuhay na tayo lang as library, pero pinagsisilbihan natin yung buong academic community o yung buong college or buong university, no. So we should support the vision, the attainment of the vision and mission of our parent institution, no. Ang impact nito ay napakalaki in the sense na it creates tawag nito, awareness for everyone, for the administrators, for the management, for the librarians, for the users, no? Magiging aware ka sa lahat ng mga to, magki-keep up ka, alam mo yon, hahabol ka, kailan pumasok ka sa standard. Yes. Ano pa? Generally, mai-improve nito ang library services and programs. Generally. So, I think napakahalaga nitong ginagawa ng PAAR under the leadership, of course, of Ma'am Angela Versosa. No? Siya talaga to eh. Sa totoo lang. And she was also the chair during the 2010 revision. So, si Ma'am Angela, kahit natutulog yan, kabisado niya yan. Kahit nakapikit yan na kung ano. Kabisadang standard. and we look up to her. Sa kanisa, ano niya, alam niya eh. At saka, just too lucky to be part of her team, no? Kasi ang dami ko ding natutunan. At itong ganitong pagseset ng standards for academic libraries, isang ano to eh, for the academic library, it's a milestone. No? It's a milestone. PAAR bilang the Professional Association of Academic Librarians sets the standard. Alam niyo 'yon, na minsan kahit yung CHED, yung ibang mga accrediting agencies, no, ang tinitingnan nila ay palagi yung PAAR standard. So, we make sure that na-accommodate natin, nung standard yung mga dapat provisions na dapat nakapaloob para sa ikakaganda ng libraries. Yes, and collections natin. So, it's a guide, yung guidelines ito para sa lahat ng HEIs. So, we are very thankful, ma'am, for PAAR for setting these standards na pwede namin gamitin to improve our libraries and our library services. So, thank you, PAAR, for these standards. Ayan, Sheena, marami kang natutunan. You have to influence your administrators.
Yes, ma'am. Noted po lahat ng mga ito, ma'am. Ma'am Charity? Yes, ma'am Sharon, na-discuss na ba natin yung ano, mga provisions or yung mga nabago or na-retained regarding po sa ICT infra? Kasi sabi nga natin, di ba, na ngayon nagbabago na at online na lahat at marami na rin po sa ating mga libraries na kailangan po mas mapataas pa yung kanilang internet connectivity. So ano po ba yung standard po dito, ma'am? Yes, Charity. Thank you for that question. Kasi ito yung kung may malaking pagbago-bago man doon sa PARLI standard ay yung pag-introduce namin ng isang provision on information technology infrastructure. Wala ito dati. So ito yung I would consider this as a major revision of the standards. In-specify na talaga namin dito na dapat may merong information technology infrastructure. Okay. Bakit? Kasi halos lahat na ngayon ay electronic, online, remote learning, online learning, no? At ang backbone lahat nito ay yung IT infrastructure. So, nirapat namin na gawin itong additional provision under facilities. So, well, una, ay pakibalik lang, kuya. Yung slide. Ayan. Okay. Ito yung buong provision. Nakikita niyo yung slides ko ngayon. Medyo mahaba. Pero briefly, i-discuss ko lang. Una, in-specify namin na dapat ang isang academic library ay merong internet, IT infrastructure to provide a reliable access to all electronic resources. Kasi, di ba, halos electronic resources na tayo ngayon. And offer web services in both the physical and virtual environment. So, pag sinabi kasi natin physical, syempre nandun ka sa library, no? Pag sinabi natin virtual, pwede ito yung mga online services mo. You don't have to be in the library physically, but you can be elsewhere and still would be able to access the collections, the services, or the resources of the library. This includes Wi-Fi connectivity, your internet connection, your computer network. Pag sinabi natin computer network, lahat ng computers na nakakabit sa network mo, including servers, including storage, etc., etc. And application software na kakailanganin mo. And nowadays, kailangan meron kang video conferencing facility like this one, no? Gumagamit tayo ng Google Meet, ng Zoom, etc., etc. So, yun yung tinatawag nating IT infrastructure. Pangalawa, dapat ma-maintain mo din ito, mag-a-update ka. Medyo may konting gastos to eh. Pag sinabi mong IT talaga, nakapaloob dapat ang budget ninyo for IT kasi it has to be maintained and updated always. No? So, kailangan nakapaloob ang budget natin dyan, no? Make sure natin na these are keep current with advances in teaching and learning technologies. It shall provide sufficient numbers of appropriate capable computer workstations for access to online and digital resources. In addition, it should provide appropriate equipment and inadequate quantities, ha? Hindi lang isa o dalawa yan, inadequate quantities, and in good working order for the convenient, efficient consultation, retrieval, or dissemination of local and remote information resources by the library staff and its patrons. No? This includes such IT and communications equipment such as laptops, tablets, netbooks, Bluetooth devices, e-readers, handheld two-way radios, scanners, webcams, and other IT devices. Oh, kailangan meron na ang mga libraries ng ganun ngayon para makapag-serve tayo ng online. No? And then, ito, nire-required na rin namin na dapat ang isang library, academic library, ay meron dapat official page or official website
yung presence niya online ay mahalaga. So, nire-require na namin na dapat ang isang library ay meron official website to serve as an access to all electronic resources and its online catalog. No, ibig sabihin, kahit nasa Timbuktu Island ka, ay dapat masasearch mo yung online catalog mo. Okay? So, it shall also serve as a communication tool to facilitate online transactions and messaging with library users. So, yung website na yon, hindi lang siya simpleng online profile, kundi magkaroon na rin siya dapat ng chat with the librarian, text the librarian, or na-message ka na doon sa website. Hindi, it's, ang karamihan kasi para ang mini-message mismo yung personal account ng librarian. Diba? Hindi naman official yon. At pagkatapos nag-resign yung librarian, wala na yung data. Yes. Samantalang kung official page mo talaga yan, ma-archive mo yon, ma-translate mo yung mga transactions, ma-i-record, ma-i-document mo. So, yon. Kailangan talagang meron na yan. And then, ano pa ba? In-encourage na rin namin ngayon ang lahat ng academic libraries to use a library management system or tinatawag natin dito integrated library system. Sa ngayon, ang tawag ngayon yan ay discovery system. Ano bang ibig sabihin nito? Ano to? Ito yung mga pang-manage, pang-organize ng trabaho ng librarian. No? Andyan yung trabaho sa acquisitions, cataloging, indexing, serials management, circulation, discovery search, or ito yung online public access catalog natin. Andyan din yung inventory module dapat or report generation module. No? So, hindi ko alam, Sheena, kung anong ginagamit ng DIMSU Library. Meron na ba kayong automated system? Ano? Koha po, ma'am. Koha, good. That's an open source library system. That's very good. So, yan, requirement na natin ngayon sa academic libraries na dapat magkaroon na ng isang library management system para matulungan sila sa kanilang user services functions and technical services functions. No? And lastly, dapat meron na tayong remote services platform or facility. No? Dahil itong pandemya na to, ang daming nabago sa buhay natin. Sa DIMSU ba, remote learning din kayo dyan? Online yes, learning? Okay. Yes. So, ang library, para makapag-provide pa rin siya ng services niya kahit sa ganyang modality, ay makapag-provide ng remote access services ang isang library. This can be offered as pwedeng magbigay tayo ng remote access codes or credentials sa ating mga users, or meron tayong remote access. May mga brand yan, may mga Open Athens, may mga Easy Proxy, mga ganyan. If you can provide that to our users, mas maganda. Kasi even at home, they can still access, download, save, print ng mga subscribed electronic resources natin. Na normally, na-access lang to pag nasa loob ka ng library. I think that's important for now, no? Na makapag-provide ang academic library ng remote access portal or service to access the subscription-based electronic resources and to provide mobile technologies to enhance library services anytime, anywhere. So, yun yung ating provision, bagong provision under facilities, yung information technology infrastructure natin. Ayan, dami natin natutunan, Ma'am Sheena, no, kay Ma'am Sharon, yes, regarding po sa standards ng on facilities. Nako, nagkukulang na po tayo sa ating oras. Ang bilis ng... Oo nga, lumapas na tayo ng 10 minutes. 11, 8 na pala. Kaya, bago po namin kayo bitawan, Ma'am Sharon, baka pwede pong mag-iwan muna kayo ng mensahe po, no, sa ating mga listeners at sa ating mga viewers po. Ah, okay. Ito pong nadi-discuss natin ngayon na so-called revision, no, itong standard, APAR standard for academic libraries. The process is still ongoing, no? So, maliban dito sa mga kagaya nitong avenues for radio interview para ma-disseminate namin, we
magkakandak ito ng mga consultations, public hearings, meetings with different sectors, with the academic libraries and academic librarians. So we are calling all our academic librarians, academic libraries, to participate in the call for inputs. No? So mahalaga na makuha namin yung views ninyo, ano sa tingin ninyo, may mga inputs ba kayong kailangan, may revisions kayong gustong gawin, let us know. Pwede kayong makipag-ugnayan sa mga members na pinupangunahan ni Ma'am Angela, but kung andyan din sina Sir Briccio Merced, sina Dr. Nora Claraval, sina Dr. Sonia Jimentisa, Dr. Teresita Hernandez, Miss Johnny Angeles, Miss Ana Fresnido, Miss Christy Villanueva, at ako, pwede ho ninyo kaming makapanayam, ma-email, ma-message, or mag-zoom tayo, or we create avenues for meetings para makapag mas lalo pa nating ma-improve yung magiging revision ng 2010 PAARL standard. I think with all your inputs, mas lalo pang gaganda, mas lalong magiging appropriate and up yung ating magiging standard for academic libraries. Okay, thank you, Ma'am Sharon. Pero bago po namin kayo ulit bitawan, meron pong ipipresent po si Dr. Nancy Galvan na e-certificate pa para sa inyo. Ma'am Nancy? Ayan. Ayan. Good morning, Ma'am Sharon. Good morning, Ma'am Nancy. Ayan. Good morning, everyone. Ma'am Charity and Miss Sheena. It's good to see you. And nakikinig ako doon sa aking sa background with all the talakayan natin. So we are very thankful for this time and opportunity na ibinigay mo po sa amin to be a part of this endeavor, especially na ito yung ating pinaka-best, yung standard natin. So before na bitawan ka namin, hopefully magkaroon pa tayo ng time na muli mag-guest ka namin ulit. At about sa UP naman yan, UP library mo. Yung mga best practices niya. Okay, kasi we belong to the university and hopefully we could also share some of your best practices at UP. And then, okay. Don Mariano Marcos Memorial State University sa Pilang Baclotan, La Union. Integrated Library System presents this Certificate of Appreciation to Professor Sharon Maria S. Esposo Bitan, Head Librarian, University of the Philippines, Diliman Campus, College of Engineering Library, for sharing her invaluable knowledge and expertise on the topic PAARL Standards on the Area on Facilities. During the DIMSU Library on Air program at South La Union Campus, Aguo, La Union, given this 27th day of October 2021. Signed, Dr. Jaime E. Pacmanuel Jr., our University President. Congratulations, Ma'am Sharon. Ma'am, thank you, Ren. Thank you, Nancy. Thank you, Charity. Thank you, Sheena, for this opportunity. No? Malaking bagay ito para sa PAARL, para lalo naming ma-discuss at ma-disseminate ang usapin ng revision ng PAARL standards. And thank you very much po, Ma'am Sharon, sa oras po na binigay niyo po sa amin. Ma'am Sheena. Thank you. Sheena. Yes, Ma'am Sheena. Ating ano? Wala kang audio, Ma'am Charity. Ayan, Ma'am Sheena, naririnig na ako. Wala kang audio, Ma'am Charity. Ayan, Ma'am Sheena, okay na. Ayan, Ma'am Sheena, ayan, pwede na tayo sigurong pansamantala lang magpaalam sa programa natin. Sa punto pong ito, kami tayo po pansamantala magpapaalam. Ako po muli ang inyong kabasa, Sheena R. Pardilia, with the team library. In behalf, we would like also to acknowledge our University President, Dr. Jaime I. Manuel Jr., Dr. Elsie Madriaga Pacho, our Vice President for Academic Affairs, Dr. Joan Camus Rivera, the SLUC Chancellor, Dr. Sonia S. Isip, Director of Library Services and Development, Dr. Nancy F. Galvan, the Head Librarian of the DIMSU SLUC Library, and
Professor Rubilin Sinara, Head Librarian of the Midloop Library. Isang mapagpalang umaga po and stay safe po sa ating lahat. At sa ngalan din po ng lahat ng bumubuo ng DZAG, Radyo Pilipinas Agoo, ito po ang inyong lingkod, Charity Jimenez Frianeza. Nag-iwan na po ng isang magandang umaga sa inyong lahat. God bless everyone. Stay safe and stay healthy. Stay safe. I photo op daw, sabi ni Nancy. Inyong napakinggan, usapang alaman mula sa silid aklatan ng Don Mariano Marcos Memorial State University, South Laguna Campus. SLUC Library. The Storehouse of Knowledge. Library on Air. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Webes at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga para sa panibagong kaalaman. Dito lang sa 97.1 DZAG Radyo Pilipinas sa Goon. Thank you, Paul. Okay, thank you, Ma'am Nancy. Thank you, Ma'am Sharon. Salamat. Daanan kita.